Pinakuluan niya na daw yung chicken the night before. Timplato na rin yung chicken dahil ginasinan niya na ito. Separate the chicken and strain the chicken stock to remove the foamy scum. Ito yung nakikita natin na liquid habang nagpapakulo ng baboy o manok. So, ang mga kailangan natin ay bawang, sibuyas, siling berde, luya, sayote o papaya, malunggay, at syempre yung manok. So, simulan na natin guys. So, syempre, igisa muna natin ang luya. Pagkatapos ay, idagdag naman natin ang bawang. Pagkatapos, isunod na rin natin ang sibuyas. Pagkatapos mag-isa, ilagay na yung pre-boiled chicken at isang kutsa ito. Para naman ma-absorb ng chicken yung mga flavors, di ba? Pagkatapos, takpan mo ito at hintayin mong magsalita ang narrator ng SpongeBob. Few minutes later. After a while, lagay tayo ng konting chicken stock para hindi manikit or masyadong masunog yung chicken. Tapos takpan natin ulit. A little longer than a few minutes later. Pagkatapos magsalita ng narrator ni SpongeBob, pwede na natin dagdagan ng mas madaming chicken stock. Tapos, pakuluin muna natin ito at takpan ulit. Meanwhile, pag kumulo na, pwede na nating ilagay yung sayote. Tapos, halu-haluin lang natin ito ng onti. Ipwesto ng tama ang sayote at takpan ulit ito. Hintayin mo ulit magsalita ang narrator ni SpongeBob. Eventually. So ayan guys, pag malambot na ito, lagyan ng sili. Tip lang ha, kung walang lasa yung siling na bili nyo, pwede nyo hiwain para lumabas ang anghang. Later. Siyempre tikman natin guys, hindi na ako naglagay ng asin dahil okay na siya sa akin. Siyempre depende pa rin yun sa panlasa nyo. Pag malambot na, ilagay na natin ang malunggay. Pakuluan lang ito ng ilang segundo. O, diba? Ganun-ganun lang. Ang dali-dali, diba? Then that's it! Luto na ang tinola! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Diba? Ang dali lang mga guys. So anytime mag-cave kayo sa tinola, konting kembot lang! Gisa-gisa, lagay ng gulay, presto, may tinola ka na!